bakit mo binayaran ng 5 at ng sentimo yung iyong empleyado? Kasi nakaka-insulto yun eh. Nakakatanggal ng dignidad ng isang manggagawa na nagtrabaho ng maayos, inilaan niya yung oras niya, yung pawis niya, yung pagod niya, para kumita ng marangal. Pero yung binalik mo sa kanya, oo, pera yun, pero hindi ganun dapat yung pamamaraan. Nakaka-insulto yun eh. Kahit gawin ko sa iyo yun, palagay ko, mai-insulto ka rin eh. Diba? Hindi dapat ganun ang pagtrato sa mga manggagawa natin. Yung policy na intended sa kanya is for my religious thing. But regardless of nagkamali man or what, di ba? It's my command of responsibility, so I accept anything na wala. Hindi na ako po-contest. Nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan nung Friday. Dumating yung barangay ng Friday. Sinabi mo, kasuhan mo na lang ako, tapos nangyari to. Hindi ba? So sinasabi mo sa akin, coincidental lang to? Hindi naman sa sinasadya ko ibigay sa kanya yung galon mo. Hindi talaga, sir. Bakit ka ba pumunta sa barangay? Yung isa po namin kasama, nagkatrabaho kasi wala po silang pera, wala po pang gastos. So pumunta na po sila ng barangay, tapos sinamahan na po kami. Sumabay na po ako. Tapos dinuro niya po ako. Sabi niya, ikaw, tomorrow mo ko yung sahod mo. Tapos dinuro niya ako, ikaw, pangalawang balik mo na to. Sabi ko, sige sir, kukunin ko po yung sahod ko. Tomorrow, tapos sabi niya, nakakaya kayo, nagdala pa kayo ng barangay dito. It doesn't look like it's an accident. Kasi una, nagkaroon kayo ng alitan, binarangay kayo, nagalit ka, pinabalik mo siya ng Sabado, tapos nagkataon lang na Sabado points yung ibabayad sa kanya at barya. Parang napaka-coincidental naman. Patawarin mo kami, pero parang ang labo naman na bigla na lang nagkataon. Alam mo ba na mayroong Banko Sentral na memo circular na sinasabi na may limitasyon ang bawat pagbayad ng gamit ang barya? Pag centavos ang ginagamit mo, hanggang 100 pesos lang. Kapag piso yung malalaking denomination na coin, 1,000 pesos. So in effect, right now, underpaid sila, Russell, kasi 100 pesos lang ang kinikilala na batas doon na bayad nila. So kung 1,056 yan, lumalabas, 100 pesos lang noon ang ibinayad mo sa kanya. Diba nag-meeting tayo, tapos sinasabi niya na yung mga walang night differential, walang weekend pay, underpaid sila, walang remittance ng statutory benefits ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, so and so forth. By today, after this meeting, I'm going to send people there to serve you the notice of suspension. Masususpend yung buong operation nyo. After which, you are going to be given 15 days na i-rectify or itama ang mga mali na nakasulat doon. Kung hindi nyo ginawa yun, marerevoke yung business permit nyo. On top of that, papadala ko lahat ng finding namin na to sa DOLE kasi sila ang magsasampa ng appropriate. Actually, may ongoing na, pwede na kayo kasuhan rin doon eh. Hindi naman tayo sana kayabot sa ganito kung binayaran niyo ako ng Sabado ng maayos. Kasi ako, pero bumalik naman ako sa inyo ng maayos, sana pinasabi rin ako ng maayos.